Takot ko man. Ngalan ito, Ray Orok. Uy, baka nila Mistro sa libutan. Ano rin? Pagpita. Kapain. Matthew Cruz o Madrid, itong 1T o double T. Ah, eh, good. Spelling sa kumalan, 1T o Madrid na double T. Uyaw yun, ganun ako na-listro. Ang time ko ako na-listro kasi waksan yung sinabuhi yung kumalan. Ang zangin na si Pedro. Buo na sa na-listro. Bitaw, ah, balita. Fairly speaking, this is three reason. Na ay klaro na proof nga nung ang unbeliever kaya ito si Inferno. Na ay books o nga ay tubulan. O na ay reason. Kaya nga nung great kita kay mawag niya siya'y pinakangingin sa kanang judgment. Kaya nga nung wala ka na yung judgment ka umanan eh. Umanan tayo. Wala ka na yung kapagulipas ka umanan eh. Wala ka na yung katundo sa Diyos ka umanan eh. Umanan tayo na. Then, thirdly, tanang gikan nga nisukol sa Diyos sa Old Testament para history, tamang karong karauna nga nisukol o wala ang tuko sa Diyos. Imagino na nyo, may pero. Mawag ito nga kung mga mahas kinabuhi, kung di ka ito sila tinuwaan, kung makasabot sa kaluwasan, ano pa lang na they will stand before God? Basahan sila, ingon ang Bible, katong kabatay kay Luke 16, ni ingon tong fishman na may uba, kanalangan sila sa Diyos, di nang tutapog na rin, paulit na lang sa kalimutan para musulti sa akong nakikunin mga kaisuhon nito. Pero dituwag siya Abraham, ingon siya Abraham. And they have Moses and the prophets. Let them hear them. Kaya Moses and the prophets, ang iskutan na, ato pa lang nawala naman si Moses, New Testament na ito. Wala si Moses, wala yung mga propita. Kung saan naman? Moses is the writer of the first five books of Bible. Because in Genesis naman sa Deuteronomy. Dahil the rest are prophets of God. So, huwag pa sa mga tuwan sa kalimutan ng Biblia, Baglia, may pampaminawa. Mawag ito na ato na mahal sa iyo kung hindi na ito sila tugutan na nasa i-honest hearing sa gospel. Yung abri sa Biblia, ang Biblia ay sumutin mo ito. For all have seen and come short of the glory of God. For there is no other salvation, there is no other name given whereby ang tao maluwas, the name of Jesus Christ. Amen. For by grace are you saved, through faith, that is not of yourself, it is the gift of God. Not of works, as any man should boast. Mungkin masalah sila. Mungkin disuntik sila lagi. Mungkin kamu luas penapis semua religion. Mungkin kamu luas penapis semua pagtinanong, semua kinaiya. Mungkin kamu luas. Mungkin luas mo pagtuwala mo ni mga Kristo. Mungkin masalah sila. Mungkin great kayo. Tanah na, wala na rin. Bawa na rin, wala na rin. Dahil nga sa nang white, that important time is called the great white throne because the perfect righteousness, judgment, and purity of God in the animal. Perfect righteousness. Perfect justice. Yeah. Ang Diyos is holy. Pure. Muna kayo, una-una ang mapidira kang mga tumita sa kawangan sa Diyos. God sees everything. Yan mo makitaan. Anong white siya? White is a symbol of purity. White is a symbol of perfectness. Clean. Inaanang din. Kung ang great white wrong, okay? Wala yung pwedeng sala na makikuban si Diyos. Though God loves the sinner, but He is sin. Yan kung ang tao, makalay yung pagsala, ay siya na tuon ni Cristo, mag-rejoice niyo. Amen. Then, kaling mga butangan, naimong isang tinuod, mga utanang yung tawalat, mga lipas yung tawalat,
Mangayong yung tao, excuse ang nauna, misa ang pinaka-try. Pero everything will be proven. For all have seen and come short of the glory of God. It is in white throne. Ay ganong throne ang tawag. It's because the absolute majesty and sovereignty of God. Absolute authority means wala nai maka labaw na wala nai maka labaw ang kuno na sa dihap ang naging ko na lang makakalundasyon wala nai makabali final say would be the final say on a great white throne. Sige, ito kumano in verse 11, 12 to 15 tama? And I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. In verse 13. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell were delivered up the dead which were in them. Nalaman ay na ang word nga hell. And in death, it means those who are in the grave. Namatay sa tribulation, awaiting this great white throne, and ang hell, katuloy sa place of torment, and they were judged every month according to their works, in verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. And this is the second hell, in verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Noon ang siya'y katapusan, and that's what's, you know, that is for all unbelievers. Everyone that is not found written in the book of life, cast it. Na, importante kayo, siguro ko na ito pagkaluwasan. Ikanwa, importante kayo na ang atos ang mga mga sinuwi, makabalusan. Gusto ko kayo, ikaw na iluwas. Ikatulong, saan kang wak pa na sa ikaw, make your life useful for God. Stay faithful. Even if others are not. Even if others will not. Stay faithful. It is you and your heart. Magkakinan siya rin ang kasamilin niyo. For 1,000 years, it will be the best years of your life. Only chapter 20. Chapter 21 will be the continuation. Umaan sila susit at tumakaran sa impermo. Saan naman na yun? Eternity. And God has given us a glimpse of what is eternity. Chapter 21 and 22. A glimpse of eternity. Glimpse na nga. Tanaw lang kung sa gamay na itong mga sa impermo. Ngayon ang tapos ang tapos. Dahil Father, salamat kayo sa mga yata kami sa mga panahon. Kung hindi mo puro, salamat tayo sa realidad sa mong gustuhan ng pagtubo. Salamat ka na ang Bible ng mga business sa mong faith. Salamat mo ni final authority, mo ni ang pabrihan sa panahon na nai mga tao that they will try to reason out na nung hindi silang tukos ng gusto. Salamat na niya kung butang ng mga pagkupagsali ng mga our names are written in your book, Book of Life. Lord, salamat kayo ng namin kaluwasan. Lord, mo kami ng mga grateful ng mga tao sa salvation sa kanyang Lord. Mo kami na mabalos in a way na mga mahal ko sa inyong buhay. Amos at silang inuha mo na magkano mo, na honest na sa mga balita sa kaluwasan, paggamit ni sa mga pinubuhit ng dilawa,
ilang pagtuo o matawya at inyong Diyos sa Kristo. Imuha ang mga tinuraanon na matatusanan, knowing that you will not forget all our labors, all our ministry. Salamat kayo, Diyos. Even pinagagamay ng inyong mga para ninyong hindi mo kalimutan. Imuha ang ilalusan. Salamat na naay joy na imo ang ipreparara mo for 1,000 years reigning with you. Lord, dili enough ang among pamunahuna mag-imagine kung base sa among nasabtan sa Bible, just glimpses of those ng mga panita ko. Lord, we're very grateful na imuha sa araw na. Panalangini pa tayo ng mga isatag sa katinubuhi. Ang balayong ligunin ay ikaw lamang, Ginoon. Mo'y among kasinungan, among sunod, magpatinulano ni bisan na yung mga tao na hindi magpatinulano ninyo. Ikaw ang mga lagaro, isang naan mga tao ang hindi mga lagad ninyo. Tabangin. Salamat. Salamat ka rin kayo. Tugyan ako yung mga katawan, hindi nyo tugla sa everyone. Ang word na natanong sa mga kakasigasin, ang malambok, ang tubok, na mabalik, na masinunggan ka, mabalik, na lagarang ka, ang tinubuhi, tumiyan, alak, sinunggan ka. Salamat kayo. Ngayon, hindi ka nga Diyos, naman ang alam niya.